Magandang araw po. Welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano niyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala niyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang subdivision lot na may lot area na 242 square meters. May frontage po ito na 15 meters more or less. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Mula po sa concrete road ay patag po ang lupa. Then dito po sa dulo ay medyo slope na po. So mga one-fourth nitong property ay medyo slope na. Pero yan naman po ay nagagawa naman ng paraan na pwedeng paglagyan ng basement. So, depende po sa magiging arkitekto ninyo. Meron nga po dito, mas malalim pa ang lupa na gagawa ng paraan. Anyway, at least may idea po kayo once na nag-set tayo na tripping. So, dito po ay patag na patag po yan. Hanggang sa cemented road. So, dito lang po sa dulo ang slope ng konti. Yan po, tunghayan nyo po. Napakatahimik ng lugar, sariwa ang hangin, at syempre malamig po ang klima dito. Gawa ng nasa mataas na lugar po. Ang estimated elevation po above sea level is 2,000 feet more or less. May access na rin po ng tubig, kuryente at internet provider. Gawa ng marami na rin pong kabahayan dito sa loob ng subdivision. At ang kagandahan pa po dito, ito pong subdivision ay along the highway. So mula dito sa property, paglabas nyo po ng subdivision ay highway na po. So accessible po ito ng public transportation. Kaya mula po Manila going to Tagaytay, kahit po hindi na po kayo magdala ng sasakyan. Gawa ng meron na pong regular trips ng bus o UV Express na vans. Vice versa. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 1 kilometer at ang travel time is 2 minutes. Mula naman po sa Picnic Grove, isa sa pasyalan dito sa Tagaytay, ang distance is 3.2 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, kung saan nandun na rin po ang mga malls, hotels and restaurants, banks, hospital, schools at iba pang business establishments. Ang distance is 5 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Nuvali at meron po doong Calax exit. Ang distance is 14.6 kilometers at ang travel time is 31 minutes. Kung manggagaling man po sa airport, ang distance is 53.9 kilometers at ang travel time is 1 hour and 20 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 15,000 pesos per square meter. Kung may mga katanungan po kayo o gusto nyo magpaset ng tripping dito sa property to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din po kaming isang YouTube channel na The Nov9 TV Channel. Paki-subscribe na rin po. Sana po naibigan niyo ang aking video presentation. Paki-like and subscribe na lang po dito sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay bahay bakasyonan o rest house o lupang taniman o farm lot, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian.
huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at inyong pamilya. Maraming salamat po.